10 pinakakakaibang puno sa buong mundo. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jepoy TV Facts! Ang mga puno ay isang bagay na ginagamit para sa lilim o pagtatayo. Subalit, may ilang mga kamangha-manghang halimbawa ng mga puno na ipinagmamalaki ang mga kahangahangang tampok at nakakaakit ng libu-libong mga bisita mula sa buong mundo. Kaya naman enjoy at manatiling nakatutok dahil sa video nating ito ay sama-sama nating sisilipin ang 10 pinakakakaibang puno sa buong mundo. Kaya naman huwag na nating patagalin pa dahil kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Rainbow Eucalyptus. Matatagpuan sa Pilipinas, ipinagmamalaki ng punong ito ang psychedelic na panlabas dahil sa maraming kulay na layer ng balat nito. Ang irregular pattern kung saan nililiwanagan ito ang balat ng puno ay may iba't ibang kulay, kaya naman talagang napaka-weird ng punong ito. Sa kabila ng itsura nito, ang puno ay na-cultivate para gawing papel at palamuti. Number 9. Battle Tree. Matatagpuan sa Namibia at inilarawan bilang isa sa mga pinaka-nakamamatay na puno sa buong mundo. Nakuha nito ang pangalan dahil sa kanyang itsura, ngunit hindi ito dapat maliitin. Ito ay dahil ang katas na maaaring makuha mula sa puno ay lubhang nakakalason at kung minsan ay ginagamit ang lason para sa mga palaso. Ang mga bulaklak na namumukadkad mula sa puno na kulay rosas at puti na may pula sa gitna, kaya naman iniisip ng karamihan na isa itong normal na puno. Number 8. Crook Forest. Matatagpuan sa isang remote forest malapit sa bayan ng Grifino sa West Poland na aabot sa bilang na 400 at may kakaibang itsura. Inakala na ang puno ay hinubog mula sa isang mechanical intervention at ang layunin ng puno ay hindi pa nalalaman. Marami ang nag-iisip na ginamit sana sila para sa mga kasangkapang gawa sa bent wood tulad ng mga upuan at bangka. Ang kanilang history ay isang malaking misteryo sa bansa. Number 7. Boab Prison Tree. Matatagpuan sa bayan ng West Derby sa Western Australia, ang malaking puno ng boab ay pinutol at ginawang isang maliit na selda. Ang puno ay ginamit bilang pansamantalang kulungan ng mga bilanggo sa buong magdamag bago sila ilipat sa kanilang destinasyon. Ang puno ay may 1,500 years old at hanggang ngayon ay umaakit ng libu-libong turista kung saan karamihan sa mga ito ay hindi makatiis na sumilip sa loob. Number 6. Silk Cotton Tree. Nagkukubli sa mga sinaunang templo ng Taprom sa Cambodia, ang mga sanga ng mga silk cotton tree ay pinahihintulutang tumubo sa loob ng maraming siglo upang lumikha ng isang kahangahangang natural na obra maestra. Ang mga templo ay naibalik na ngayon at ang lugar ay mapupuntahan ng mga turista na gustong makita ang mga istruktura na naroon mula pa noong 12th siglo. Number 5. Dragon's Blood Tree. Matatagpuan sa Canary Islands sa Northwest Africa, ang punong ito ay nagtataglay ng isang misteryoso at maalamat na nakaraan. Ayon sa mga lokal na alamat, sinasabi na kapag ang isang dragon ay namatay, ito ay nagiging isang puno na humahantong sa mga specimen na ito at itinuturing na mga nabubuhay na fossil sa alamat. May taas itong 50 talampakan na kuha ng kahangahangang Dragon's Blood Tree. Ang pangalan nito mula sa pulang katas na maaaring makuha mula sa balat kapag naputol. Ito ay minsang ginamit para sa proseso ng mummification sa loob ng maraming siglo, subalit ngayon ito ay ginagamit sa tina o medisina. Number 4. Sunland Boab Tree.
May taas itong 72 feet at lapad na aabot ng 155. Ang puno ng sandland boab na matatagpuan sa South Africa ay isa lamang sa mga pinakakahanghangang puno sa mundo. Sa loob ng puno ay may isang maliit na bar ang naset up noong 1933 na sa una ay nagtataglay ng hanggang 15 hanggang 20 katao, ngunit ngayon ay maaaring mag-host ng hanggang 60. Lingid sa Kaalaman ng nakararami, ito ang pinakamataas at pinakamalawak na boab tree sa South Africa, kung saan ang puno ay itinayo mahigit 6,000 taon. Number 3, Wawona Tree. Ang Yosemite National Park sa Mariposa, USA ay dating tahanan ng isang hindi kapanipaniwalang istruktura ng puno na ginawang lagusan. Ang puno ay isang coast redwood na may nakakagulat na taas na aabot sa 227 feet. Tinawag itong Wawona dahil sa desisyon ng katutubong Amerikano na pangalanan nito matapos ang huni ng isang kwago na kilala bilang isang tagapag-alaga ng espiritu sa kanilang kultura. Sa kasamaang palad, ang puno ay bumagsak noong 1969 dahil sa mabigat na snow na naipon sa tuktok. Ngunit ito ay naging isang ecosystem para sa mga hayop, halaman at insekto at ngayon ay kilala bilang fallen tunnel tree. Number 2, Tree of Life. Ang isa sa mga pinakamahiwagang puno sa mundo ay matatagpuan sa disyerto ng Bahrain at kilala sa tawag na The Tree of Life. Meron itong napakalalim na ugat kaya naman ito ay patuloy na nabubuhay. Subalit ang napakalayang lokasyon nito ang siya ding dahilan kung bakit ang puno ay isang misteryo kung saan ito ay nakakapag-ipon ng tubig na sobrang nakakabilib. Kaya naman ang puno ay isang pangunahing atraksyong panturista na nagdadala ng higit sa 50,000 mga bisita kada taon at maraming mga lokal ang naniniwala na ito ay bahagi ng aktwal na Garden of Eden. Number 1, Wollemi Pine Tree. Ang puno ay itinayo mahigit 200,000 taon na, subalit ito ay natuklasan lamang noong 1994 kung saan ito ay matatagpuan sa Blue Mountains ng Sydney, Australia. Ang mga eksperto ay naniniwala na ang puno ay kasabay na nabuhay noong panahon pa ng mga dinosaur at tinuturing na isang buhay na fossil. Bagamat isang kahanga-hangang tanawin, ang mga puno ay lubhang nanganganib at ang lokasyon ng iba pang species na umiiral sa wild ay hindi na isinapubliko. Ilan lamang yan sa 10 pinakakakaibang puno sa buong mundo. Kung ikaw ang tatanungin, nakakita ka na ba ng isa sa mga punong ito? O baka may mga kawili-wiling puno sa paligid ng inyong lugar? Comment down below at kung nais mo naman ang ganitong uri ng topic, ay bigyan mo naman ako ng like at i-hit mo na din ang notification bell para ma-update kita palagi pag may kapanapanabik tayong videong ina-upload. Alright, this is Jepoy TV Facts. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa next video.